Hello, Beb. Kamusta? So, hinahanap ko yung babaeng, ano yun, OFW Taiwan ba yun? Taiwan ba siya? Halisha Kakumod. Big shout out sa iyo, Maninay. Kamusta? Yung payatot, no? Hoy, babae nga may tuberculosis, diin ka nagwada. Sana kaya yun. Big shout out sa iyo. Anong ginawaldas mo ya sa Facebook? Ako. Doon tayo sa mga taong hanggang ngayon patuloy pa rin nilang dinidepensa ang pangulo. Isyu idolo nila. Sige. Hindi ba kayo nag-isip? Halos wala nang supply na pagkain ang bansa. Ang pangulo pa rin ang dinipinsan niya. Ang pangulo pa rin dahil kamo. Idolo niyo, dahil kamo, kisyo, kung hindi dahil kay pangulo, ano na lang ang nangyari ng bansa. Sige, nandoon na tayo. Sasabihin niyo pa, stand with president. Ay aba! Nasa ano ba ang puso niyo? Okay, sabihin natin nasa ibang bansa kayo. Sabihin natin abroad kayo. Nasaan ba ang puso niyo para sa kamag-anak niyo? Nasaan ba ang puso niyo para sa inay itay niyo? Ha? Nasaan ba ang puso niyo para sa mga kababayan niyo? Halos wala nang makain ang taong bayan. Tapos stand with president pa rin? Ganun na ba talaga kayo kabubo? Hanggang ngayon, nasa crisis na nga tayo lahat-lahat. Ngayon, health crisis. One month before, okay pa. Pag sa susunod na buwan, sunod na dalawang buwan, wala na tayong makain. Bakit? Ngayon, oo, mayroon pa. Ngayon, oo, sasabihin yung mayroon pang makain ang taong bayan. Mayroon pang namimigay, mayroon pang maibibigay. Sunod na dalawang buwan. Tingnan natin. Dahil ngayon may operasyon pa ang mga factories natin, ang mga food industry natin. Dahil mayroon pa silang mga materyales, mayroon pa silang magagamit para sa kanilang production. Sunod na linggo, sunod na dalawang linggo, sunod na buwan, sabihin ko sa iyo, itatak niyo sa mga utak niyo, mga mangmang. Wala nang mabibili na pagkain. Wala na. Dahil ngayon, mayroon pa silang nagawa, mayroon pa silang produkto, mayroon pa silang market. Paano ang taong bayan kung mayroon mang pinamimigay? Ngayon, sabihin niyo, sa sunod na dalawang buwan, sunod buwan o sa sunod na dalawang buwan, itatak nyo yan sa bato, mga mangmang. Stand with president pa rin kayo, mga inutil. Kahit sabihin yung nasa ibang bansa kayo, dapat isipin nyo yung taong bayan, na, yung mga taong mahal nyo na iniwan nyo sa bansa kung saan kayo nanggaling. Hindi yung porket sumasahod kayo dito sa ibang bansa, porket sumasahod kayo at makakapadala kayo sa kamag-anak nyo, aanhin nyo ba naman yung pera nyo kung wala na kayong mabibili? Ha? Ano hali mo kabasol sa presidente? Ang dami mong pinagsasabi, no? Anong pinagsasabi mo ng mga mangmang ang mga ibang OFW? Chay, labas ka dyan, pusis? Ha? Papansin ka, palapit, di ba lang? Ano na naman ang pinagagagalaiti mo ya sa presidente? Bakit isisi mo sa presidente ang nangyayari ngayon? Ha? Diin ka na, Chay? Bakit pati mga papel, mga lata, pinoproblema mo kung paano maubos? Ha? Ang dami mong napapansin, ang dami mong nakikita. No? Maawa daw sa mga kwan, maawa daw sa nanay tsaka sa tatay. So tanungin kita, Chay. Ha? Nung hindi pa presidente si Duterte, mayo, maganda pamumuhay niya. Chay, ha? Huwag niyong idipinsa ang buhay niyo sa presidente.
O sa sino man dyan ang nakaupo sa pwesto? O sa Malacanang? Dahil kayo ang gumagawa na sarili nyo. Kayo ang gumagawa kung may makakain kayo or wala. Ako, galing di pa ako OFW noon be, nakaranas ako magutom. Ha? Hindi pa yung presidente si Duterte. Ha? Si Ira pa lang. Sinong Gloria Macapagal Arroyo. Ha? Naghirap din kami. Ha? Tandaan nyo to, pamati kamo ha? Mga reklamador, nakaranas ako walang kain. Nagsisi ba ako sa gobyerno? Wala. Ha? Hindi ko sinisi ang gobyerno na wala akong makain noon. Ha? Hindi ko sinisi ang gobyerno noon na wala gatas anak ko. Hindi ko sinisi ang gobyerno na isang linggo ako nag-ulam ng ginamos na Bisaya. Ha? Ngayon, may crisis tayong kinakaharap. Lahat kayo, ang sinisisi nyo, Pangulo. Ha? Isa lang Pangulo, ilan kayo? Kayo mga nanay dyan, ilang beses? Ha? Halika mo ka ito, tapos nagdamo bata nyo, wala kayo ha? Tapos ano yung sabi mo, may nagbabanta sa yung papatay sa'yo? Diyos ko, kahit ako killer, hindi kita kayang patayin. Bakit dudungisan namin yung mga kamay namin para lang sa'yo? Kailan pusan ko likod mo nga daw, tsura mo daw, may tuberculosis. Ha? Halika mo ka rin. Ang dami yung ano no, yung mga tambay dyan na walang trabaho. Halika mo ka demand nga demand. Halika mo ka reklamo. Hindi nga, yung frontliner, hindi nga nagre-reklamo. Nabuwis buhay ang ginagawa nila. Ha? Di na to saman, guada blatsay. Ha? Ang kaniwangon mo. Ha? Basta isa ka lang katiklod. Guadablado mo, gaita. Sino nag-uto sa'yo? Ha? Alagad ka rin ni Mistika? Bunggo o kamo duwa? Ngayon, paano na daw pag dumating, ngayon okay pa daw, may nabibili pang pagkain. Paano daw pag dumating yung dalawang buwan na wala na mabibilhan, wala na daw lata na ilalagay sa sardinas, wala na daw papel, pati ba naman yung problema mo? Gagawa ka sa Pangulo, no? Dahil dinipinsa, dahil para ko sabihin sa'yo, hindi kami gadipinsa sa presidente. Dahil, ha? Tandaan mo ni Chay, ha? Dahil ako, ha? Huwag mo latin, ha? Dahil ako, hindi ko inano yung sarili ko sa gobyerno. Ha? At ang ibang OFW, hindi umasa sa gobyerno. Sariling sikap nila yon. Kasalanan mo yon, ha? Kasalanan mo yon. Kung ngayon wala ka makain, kasalanan yung OFW na yan, ha? Ha? Dahil, sa tuwing may pera kayo, yung ibang OFW, waldas. No? Waldas. Hindi kayo nag-iipon kahit 3,000 lang sa bulsa nyo. No? At may mali rin ang pamilya. Dahil sa tuwing papadalhan sila, one day millionaire din sila at hindi sila marunong magtabi kahit 1,000 lang sa kanilang pitaka. So ngayon, tigutom ngayon, kasalanan ng presidente, nagkaroon tayo ng corona? Bakit? Kayo lang ba dyan sa Pilipinas ang nagugutom? Baka hindi nyo alam kahit sa bansa nagugutom din. Ha? Dito sa bansa ng Kuwait, hindi nyo ba alam? Sa mga pamilya dyan sa Pilipinas, na alam nyo ang pamilya nyo nandito sa bansa na to, na no work no pay, akala nyo, tatahimik lang sila. Wala kayong marinig sa kanila na daing. Wala, tulog sila. Kaya hindi lang kayong gutom, hindi lang ikaw, Chay. Ha? Ngayon, kung ano problema sa nanay at tatay mo, ikaw yan. Ikaw ang magdadala niyan. At pamilya mo ang magdadala kung paano kayo mag, ano, ng mga kayamanan nyo dyan. Nano ka man mo yan, tanan na lang isisi nyo. Lahat na lang isisi nyo. Kulang na lang patayin nyo yung isa. Ilan ang populasyon natin sa Pilipinas? Anong gusto nyo mangyari? Sige nga, anong gusto nyo mangyari? Lahat ng budget sa Pilipinas, ipaubaya lahat sa mga tao. Anak siyang baka. Lahat na lang sisi, lahat na lang kayo sisi sa presidente. Nangangayayat na yung presidente, huwag mo naluoy. Nan, kayo balay ang susi ng kapalaran. Hindi presidente, hindi vice president. Hindi kagawad, hindi kapitan. Hindi mayor, kundi ikaw mismo.
kayo mismo, kaya huwag mo sabihin na mangmang, ha? Kasi wala yan sa pag-graduate-graduate, be, ha? Kahit elementary graduate ka lang, kung may guts ka, may pinanilagan ka, kikita at kikita ka, tandaan mo yan. Niwang ni ay, bunggo, takakaroon. Ay, lampos ko, istang kugo, munugay, kapataka, ha? Tapos paano na daw pag nawala, pag naubos, na, bakit alagad ka ni Moses? Tagahula ka? Saan ka banta doon sa baklaran o nanguhula? Para malaman mo na yung isda mauubos. Sana ikaw na lang naging presidente ng Pilipinas? Anak, saan ba ka? Naano ka manin mo yaman? May presidente, ganun siyang co-op siguro, hindi mo kaya? Mariusip, andun sa Duterte, ano? Tapos ang dadaming nagtatag sa akin. Bakit niyo tinatag yung babae na yan? Guwada bala kayo tapos binabantaan daw yung buhay niya? Diyos ko! Isa ka lang gani, guro ka lampos ang dos por dos, mamusdo. Ale, kadaya ka, bidyo-bidyo. Why may mapatay si mo, ah? Why may, Diyos ko, tao maging kriminal dahil lang sa'yo? Bakit? Ano kayamanan mo? Mariusip ka. Paano na daw pag ano? Huwag kayong maging mangmang. Huwag kayong mangmang. Maawa kayo sa mga anak nyo, sa pamilya nyo sa Pinas. No? Mariusip, ang laki ng problema mo, Chay. Hoy, kung gaminupos ka, huwag mo idama yung presidente, ha? Kaya wala bala sa presidente ang problema, kundi sa inyo, sa atin ang may problema. Hindi ang pangulo, hindi ang kwan, kundi tayo. Kag ikaw man damistik ka, hoy, ha? Ginasita mo si Frances Marcos, ha? Di pa yami-yami ka pa kay Troy. Ipusa, ba mo, kay wala kami na itulong. Huwag kami na yambag. Tigil-tigilan mo yung laos ka na. Bau-buli ka pa. No? Asa na yun, babae na yun? Ngayon, sagutin mo ako, diin ka na. Pati ba naman lata, pati pa naman papel, problemahan mo, pati isda ng sardinas, gagawa ka talaga ng paraan at dahilan mo. Nandyan ka sa Taiwan, Taiwan ka, diba? O, Taiwan ka? No? So, kung wala nang mabili, wala nang pagkain sa Pilipinas o sa ang bansa, hindi pangulo ang may problema. Ha? Hindi problema sa ang pangulo yan. No? Kundi pinaparasahan na tayo. No? So, huwag nyo isisi ang mga pangyayari ngayon. Ha? Dahil pinaparana sa atin ngayon. Kung anong meron tayo ngayon. Ha? Hindi yan gobyerno, kahit saang bansa ka rito ngayon. Ha? Hindi gobyerno ang may problema, kundi kamo. Ha? Imbes na sinabi na sa inyo, magstay at home para mahinto na yan, sige ka morale, sige ka morale. Nagtsatsaga kayo sa taglilimandaan, 1,000 diyan, mga bayaran kayo. Ha? Huwag niyong problemahin kung wala nang mabili. Kay kabalo ka, tandaan mo. Ha? Kung may pananalig ka, may tiwala ka sa Ginoo, bisan ano ka krisis, bisan ano ka pigado, hindi magutman ang pamilya mo. Kay Ginoo ang kamalo sa imo. Bisan tarantado ka lang. Presidente ang magpapakaon sa imo, kundi Ginoo mismo. Tandaan niyo na. Tandaan mo na, ha? Niwiwang ka, ha? Ha? Bigaon ka. Paano na daw kung wala na mabili? Ang pinaproblema niya eh. Paano daw after 2 months na wala nang mabili, wala nang makain, wala nang makwan, hindi problema ng presidente yun. Ha? Ginoo na mismo ang nagpaparusa, hindi ang gobyerno. Kaya huwag niyo isisi sa isang tao lang. Ha? Huwag niyo isisi sa isang tao lang. Dahil tayo ang may gawa ng kapalaran natin. Ha? Tayo ang may gawa ng kapalaran natin. Ngayon, kung ang pamilya, example, no work, no pay, yung pamilya nyo ngayon walang makain, sino ang may kasalanan? Gobyerno? Hindi. Tayong mga OFW ang may kasalanan dahil wala tayong tinabi para sa sarili natin.